Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po doon sa talagang napaka buti ng Panginoon na bagamat pinipigilan si Sister Michelle makapag-alay ng awit ng papuri sa Panginoon, andun yung faith na hindi pwedeng mapigilan. Amen? And we pray, Sister Michelle, na lalong i-preserve ng Lord yung boses na yan para sa kanya, sapagkat siya ang may siyang nagbigay ng talento na yan. Kaya for God's glory, patuloy na ibigay ng Panginoon yung healing at hindi mo na maranasan yung anumang disturbances na may kinalaman sa iyong pag-aalay ng papuri sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. At totoo po yun, salamat sa Panginoon because we have every reason para purihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po ng dahilan, marami po mga dahilan para ibalik natin ang ating papuri, ang ating pasasalamat sa Panginoon. At yun yung isang napakahalagang dahilan because Jesus offered His life for all of us. Kaya yun po, ang tugon naman natin ay sambahin natin siya, ibalik natin yung papuri. Kung naghahanap kayo ng dahilan kung bakit kailangan nyo purihin ang Panginoon, alalahanin nyo na matay siya para sa atin doon sa krus. Kaya yun po yung maging dahilan para naman sambahin natin siya sa ating mga buhay. Amen? Amen. Meron po isang lalaki na wala na po siya ng reason para po sumamba. Kaya isang araw po, ginising siya ng kanyang misis. Hindi ka ba kikilos? Hindi ka ba a-attend sa gagawain? Sabi ng kanyang asawa, wala na akong dahilan para umattend. Wala namang nagpapahalaga sa akin. Wala namang nagmamahal sa akin sa church. Sabi niya, kaya wala na akong dahilan. Hindi na ako a-attend. Sabi nung misis niya, meron ka pa rin dahilan para umattend. Una, nandito kami mga mahal mo sa buhay. Nagpapahalaga kami sa'yo. Mahal ka namin. At pangatlo, bumangon ka dyan. Ikaw ang pastor. Kumbaga, minsan totoo po, dumadating sa ating panahon na yun, parang akala natin wala na tayong reason. Minsan, obligasyon na lang. Pero napakaganda po ng reminder sa atin ng song. Jesus is the reason kung bakit tayo nagpupunta, sumasamba sa Kanya. Amen? Siya ang reason kung bakit tayo naligtas. Kaya ang tugon natin, ang ating pagsamba, hindi obligasyon. Amen? Kung may nagmamahal man o walang nagpapahalaga sa'yo sa church, kung yun ang pakiramdam mo, sinasabi lang yan ng diablo sa'yo. Pero ang totoo, mahal ka ng Diyos, mahalaga ka sa Diyos, at paglingkuran mo ang Diyos sapagkat minamahal ka ng Diyos. Amen po ba? At ngayon po umaga, yun din po yung ating gagawin. We have every reasons para pasalamatan ng Diyos. At ang isang reason po dyan, we have received exceeding riches from the Lord, from God, because of Jesus. Kaya ngayon po umaga, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Efeso chapter 1. Ang babasahin po natin ay verses 3 hanggang 14. Efeso chapter 1 verses 3 hanggang 14. At kung inyo na pong nakita, muli, sama-sama po tayong tumayo at magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos na binabasa natin ng malakas, ng may pagpapasalamat sa mga katotohanan ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! Handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos? Handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos? Amen! Praise God! Basahin po natin ng malakas. Ready? Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan.
Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Hallelujah. Yes, oh God, let's go to God in prayer. Purihin natin ang Panginoon sa napakasaganang pagpapalang ito na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, truly, we have so many reasons, oh God. So many reasons, Lord, upang Ikaw ay aming purihin, upang Ikaw ay aming dakilain, upang Ikaw ay aming pasalamatan. At ang lahat ng dahilang ito, Diyos, ay dahil ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng pagpapalang espiritual sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming tinanggap dahil sa iyong ginawa para sa amin. Kaya naman, we are so thankful, Lord God. We are so thankful, Lord. Salamat sa katotohanan ito, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa tuwina na, Panginoon, na kami po, Diyos, ay sasamba. Panginoon, ito ang ipaalala mo sa amin. You are the reason. You are the reason. Ikaw ang aming Diyos na umibig sa amin. At ikaw ang dahilan kung bakit sinasamba ka namin. Kung bakit kami sumasamba sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at nagkaloob sa amin ng lahat ng mga pagpapalang espiritual, lahat ng masaganang pagpapalang espiritual na ipinagkaloob mo sa amin through Jesus Christ our Lord. Yes, salamat o Diyos. In Jesus' mighty name, everybody say Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakakagalak po, no? Basahin itong bahagi na ito ng banal na kasulatan na if we are in Christ, ayon kay Apostle Paul, we have received exceeding riches from our Father. Kaya ngayon pong umaga, yan po yung bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral. Our exceeding riches in Christ. Mga masaganang pagpapalang espiritual na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Nagagalak po ba kayo sa mga katotohanang ito na ipinagkaloob na sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Amen. Maliwanag po dito, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po, yung verse 3 po, sabi, magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo na nagkaloob sa atin ng lahat ng mga pagpapalang espiritual na ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yung verse 3, tuwang-tuwa si Apostle Paul, ina-encourage yung mga kapatiran sa Epeso na katulad nating mga mananampalataya at ang hamon niya, sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, binigyan niya tayo, pinagkalooban niya tayo ng mga pagpapalang espiritual. So, all these exceeding riches are available for all believers who are in Christ. Lahat ng mga pagpapalang ito, available na sa atin. Tayo na mga nananalig kay Kristo. Amen po ba? Ito po ay available sa atin, ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang gagawin na lang natin, magpapasalamat na lang.
magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit daw? Sapagkat pinagkalooban niya na tayo, ibinigay na. Anong binigay? Mga spiritual na pagpapala. All spiritual blessings in the heavenlies ipinagkaloob sa atin through Jesus Christ. Kaya ngayon pong umaga, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Itong exceeding riches, itong mga pagpapalang spiritual na ito, actually, hindi pa ngayon talaga yung lubos nating pagbibigay ng pansin dito, pero bibigyan na po natin ng pahapyaw, pero ito yung katotohanan. Because we are in Christ, we are enjoying these exceeding riches from God our Father. Itong masaganang pagpapalang spiritual na ito, na-enjoy na natin, nararanasan na natin because of Jesus Christ, our Savior and Lord. Ito pong sulat ni Apostle Paul para sa mga taga-Epeso ay sulat po na naglalarawan po ng atin pong mga pagpapalang spiritual, mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin through Jesus Christ. At pag tinignan po natin itong bahagi na ito ng banal na kasulatan, for your information po, ito pong bahagi na ito, itong verses 3 hanggang 14, sa Greek language po, which is the original language na pagkakasulat po ng New Testament Bible, sa Greek language po, ito pong binasa natin na at least mga ilang verses. Ito po ay isang sentence lamang. Hindi katulad ng ating binabasa ngayon na ito po ay isang, hindi lang siya isang sentence. Pero sa original po, sa Greek, ang sabi po nila, ito po ay isang sentence na tuloy-tuloy po. Wala pong tigil, isang buong sentence. Kaya ikinukonsider po ito na longest and most complex single sentence in the Bible. Kasi imagine ninyo, halos ilang verses din yan, tapos isang sentence lang pala yan sa original. At ito din pong passage na ito na ating pinag-aaralan, ay katulad nga po ng sinabi ko po sa inyo, it contains great fundamental facts of our faith in Jesus Christ. At ang mga katotohanan ito ay mga spiritual na pagpapala at ito ay available, nararanasan na natin bilang mga anak ng Diyos through Jesus Christ. If we are in Christ, itong mga spiritual blessings na ito ay nasa atin na po. Nasa atin na po itong mga spiritual blessings na ito. At kung titingnan din po natin itong verses 4 hanggang 14, at least 11 verses, ito po ay bumubuo, nagtataglay ng at least 35 major doctrine sa Bible. Imagine niyo at least 11 verses, pero pag tiningnan mo ito, ang nilalaman nito ay 35 major doctrines na nagbibigay ng katotohanan patungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? This time po, subukan nating basahin, hindi sa Greek kasi hindi naman tayo mga Griego, pero kung kanina binasa natin sa Tagalog, gusto ko basahin natin sa English, sa NIV, pero namnamin natin ang laman ng passage na ito from verses 4 hanggang 14. Handa na po kayo? Tingnan natin, kasi sabi po, isa sa trivia ay, ito ay naglalaman ng 35, at least 35 major doctrine na napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Mga spiritual truths, mga spiritual facts about our faith. So ano po ito? Basahin po natin ng dahan-dahan. Sabi sa verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. So doon pa lang po sa verse 3 talaga, ay sinasabi na
kumbaga ito yung summary nung remaining verses. Pero dito sinasabi sa atin ni Apostle Paul, because we are in Christ, dahil ikaw ay na kay Kristo, dahil ikaw ay nananalig kay Kristo, itong mga pagpapalang sumusunod ay para sa iyo. Ano yung itong mga pagpapalang ito? Verse 4, sabi, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise and of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. Verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. Yung word na lavished sa Tagalog ay totoo din po yan. Ang ibig sabihin po niyan ay sobra-sobra. Kaya ang Tagalog din po natin ng lavish ay lavish-lavish din, sobra-sobra din. Kaya sabi, because of God's love, sabi, because of God's love, He lavished us with all wisdom and understanding. And He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ to be put into effect when the times will have reached the fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Napakasarap basahin, pero sabi niyo, teka muna pastor, talagang totoo nga yata, ang dami nga yata doon ng mga, marami nga yata mga doktrina doon na parang ang hirap intindihin, ano? Pero lahat ito ay mga katotohanan na sa isang sentence, ipinahayag ni Apostle Paul na lahat ay para sa atin, available para sa atin who are in Christ. Lahat ng nakay Kristo, itong mga pagpapalang ito, mga espiritual na kaloob na ito, ay tinanggap na natin because of Christ, because of believing in Christ. Amen po ba? Parang hindi po kayo nagagalak. Parang hindi po kayo natutuwa. Samantalang si Apostle Paul, excited na ipinapahayag ito. Hindi ko alam kung ano ang reaction ng unang mga mananampalataya na sinasabi ito ni Apostle Paul. Pero as we study this passage, I believe talagang wala tayong ibang magagawa kundi talagang purihin ang Panginoon, katulad na sinabi ni Apostle Paul sa verse 3. Magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Pero nais ko po na malaman natin or makita natin mula sa bahagi ng banal na kasulatan or ano yung panahon nung sinulat ito ni Apostle Paul, ano yung sitwasyon ng mga mananampalataya sa Epeso nung panahon na yon na ito yung kapahayagan ni Apostle Paul doon sa church. Now, tingnan po natin, what was the situation when this epistle to the Ephesians was written? Kasi kung babasahin po natin, katulad po nung nakikita natin, nandun po yung pagpapakita dito ni Apostle Paul na ang kanyang sinusulatan ay mga mananampalatayang malago na sa pananampalataya. Kasi kung hindi malago sa pananampalataya, pag binasa po itong mga katotohanan ito, parang wala tayong pakialam dito. Kasi napaka, parang mga profound na katotohanan na hindi talaga natin basta-basta maunawaan. No wonder, nung sinasabi ito ni Apostle Paul,
alam niya na yung kanya sinusulatan ay malago sa pananampalataya. Kaya hindi nakakapagtaka na itong malalim na katuruan patungkol sa katotohanan ng mga nakay Kristo ay sinabi niya, ipinahayag niya sa mga mananampalataya. Pero tingnan po natin, ano ang sitwasyon ng mga mananampalataya sa Epeso nung sinulat ito ni Apostle Paul? Alam niyo po ba na nung panahon na yon, the Ephesian believers were suffering from severe punishments because of their faith. Severe persecution because of their faith in the Lord. Yan po yung kalagayan. Nung panahon po na yon, ang Epeso po ay kinukonsider po na isang modern city. Isang lungsod na masasabi natin sa ating panahon, siguro yung BGC or Makati. Nung panahon na yon, ganun po kaunlad ang Epeso. Bakit po? Kasi po dito po sa Epeso ay kung titingnan po natin ang kanilang mga architecture, yan po yung Ephesian city. At makikita din po natin yung susunod na picture, kaya po yan very prominent sapagkat ang Epeso ay naging tourist destination because of Diana or yung Artemis, sinasabi po na goddess of beauty. And people from all over the world pupunta po dyan sa Ephesus dahil ang lugar na yan ay nagsasabing naghihimala. Yung gustong magkaanak, pumunta dyan, magkakaanak. Yun po yung kanilang ano, kasi kinukonsider na si Artemis is goddess of fertility. Yung parang sa atin naman ay ubando. Yung hindi magkaanak ay pupunta doon sa ubando. Kaya yung si Maria Clara, nung pumunta doon yung sino ba nanay ni Maria Clara? Nung nagpunta doon, nagkaanak nga yung pala si Father Damaso ang tatay. Ibang himala naman yun, mga kapatid. naghimala yung... Pero yun po, kaya po premiado po itong lugar na ito, itong Ephesus, because naging tourist destination po siya. At makikita din po natin kung gaano ka-importante ang Ephesus. Kasi kung titingnan niyo po, merong coin na nagdadala ng mismong picture, symbol ni Diana. Na ibig sabihin, may pera na para talaga sa Ephesus. Ganon po talaga kaunlad itong lugar ng Ephesus because of Artemis or Diana. And also, makikita din po natin na hindi lang currency, makikita din po natin na nung panahon na ito, yan po ay si Emperor Nero. Nung panahon na sinusulat ito ni Apostle Paul, nung panahon na nararanasan po nila itong o nandito sila sa ganitong kalagayan, ang emperor po noon ay si Emperor Nero. Now, who was this Nero? Ito pong Nero na ito ay kinukonsider po na madman emperor. Bakit po madman? Isang pagkakataon po ay sinunog po niya yung isang lungsod sa Epeso at nung pinasunog niya po yung lungsod na yon, siya po yung Nero na nung masunog po yon, isinisi niya yung pagsusunog sa mga mananampalataya. Imagine niyo po, kung nandun po kayo noon at kung kayo ay mananampalataya, kung gaano kayo sisisihin ng mga hindi mananampalataya kasi kayo ang nagpasunog. Pero ito po yon, siya po yung emperor na madman ang tawag po sa kanya. Ang tatay niya po ay si Gnaeus Domitius na namatay po noong 31 AD. At nung mamatay po yung kanyang tatay, ang kanyang mother na si Agrippina, siya naman po ay great-granddaughter of Emperor Augustus. At pinaniniwalaan po na si Agrippina po, nilason niya yung kanyang asawang si Gnaeus. So yung nanay niya, nilason yung tatay ni Emperor Nero. Nilason yung tatay ni Nero. At pagkatapos mamatay ng kanyang tatay, ang ginawa naman po nitong si Agrippina ay nagpakasal siya sa uncle naman ni Emperor Nero na si Emperador Claudius the same year. At nung naging asawa niya si Emperador Claudius, pinilit niya ang kanyang asawa na gawing tagapagmana ng trono si Nero na nung panahon na yon ay wala pang 17 years old.
pinilit niya na ang susunod na emperor sa halip na sa lahi ni emperor na napangasawa niya bilang uncle niya, dapat doon sa kanyang lahi manggagaling, pinili po ni Agrippina na sa lahi ni Agrippina manggaling ang susunod na emperor. So itong si Agrippina, siya po yung nagpapatay sa asawa ni Claudius at yung iba pa mga advisors ng palasyo. So nung naging asawa niya si Claudius, pinapatay niya rin si Claudius, pinapatay din yung mga advisors ni Claudius. At wala nang harang ngayon para si Emperor Nero, na noon ay wala pang 17 years old, pwede na po siyang gawing emperor. Kaya ito pong si Emperor Nero, barely 17 years old, was considered as the first one who got absolute power in the Roman Empire sa edad na halos 17 years old. So ikaw ay emperor. May-ari ka, nagre-reign ka sa imperyo sa edad na 17 years old. At katulad ng sinabi ko po sa inyo, itong Nero na ito, siya yung nagpasunog sa isang city, sa Ephesus, at sinisin niya sa mga mananampalataya. Pinasunog niya ang isang lungsod at ibinintang niya sa mga Kristiyano ang panununog na yon. Kaya nung panahon na yon, ang mga mananampalataya persecuted. Dahil yung mga tao iniisip nila, ganun ang mga mananampalataya, mga arsons. Kaya pag maging Kristiyano ka nung panahon na yon, mahirap po talaga. Pero mga kapatid sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ho madali ang maging Kristiyano nung panahon na yon. Pero dito din sa panahon na ito, nanawagan si Apostol Pedro para ipanalangin ang mga namamahala sa gobyerno. At anong panalangin na itinuro ni Apostol Pedro para sa mga tagapamahala? Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verses 13 and 14. Tingnan niyo po. Sabi, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan at inisa-isa niya, emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador. Samantalang itong mga emperador na ito, itong mga gobernador na ito, ang nagpapahirap sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. They were severely persecuted because of their faith in the Lord, because of these governors, because of this emperor. And yet, naririto po ang mga mananampalataya calling for believers to pray for governors, for emperors. Ano po ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? Ano ang tinuturo ng salita ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano sa panahon na ito? Well, kung makikita po natin sa ating panahon, ang mga Kristiyano po sa halip po na ipag-pray ang ating mga namamahala, sa halip na ipag-pray ang mga namumuno, aba para mga militanteng grupo na din, na kulang na lang siguro ay may mga placards at magmamarcha na din siguro sa EDSA at siguro sisigaw na rin na ibagsak ang ganito. Di ba? Samantalang nung panahon na yon, antindi ng persecution ng mga mananampalataya, pero ano ang hamon ng mga alagad ng Diyos? Pray for our government. Bakit? Kasi hindi naman yung government ang masama. It's the people or the person in the office na masama. Kaya ibig sabihin, kapag pinagpipray natin yung ating gobyerno, we are not praying for those persons in office. We are praying for the government sa kaayusan ng gobyerno. At yun yung dapat nating makita, maunawaan bilang mga mananampalataya na meron tayong obligasyon sa ating gobyerno. Ano yun? To pray for our government leaders. To pray for the position, not only the persons who are in the position. Andiyan po ba kayo? Sa halip po na magsalita tayo ng laban sa ating gobyerno, we can pray for our government. Maaaring meron tayong disagreements with the persons or person in authority, mga person in the government. Kaya ipag-pray nga natin na ang Panginoon ay maglagay ng maayos na gobyerno.
Yun ang pananagutan natin bilang church. Kasi Apostle Paul ay meron din pong panawagan sa atin bilang mga mananampalataya. Katulad din po ni Apostle Pedro, ito rin ang panawagan ni Apostle Paul. Nung panahon na si Nero ang emperor, nung panahon na sila'y nananampalataya, nung panahon na sila'y pinipersecute ng mga unbelievers because of their faith. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Timoteo chapter 2 verses 1 and 2, hindi ko na po hinilagay dyan. Pero sabi ni Apostle Paul, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. And verse 2, ito po ang prayer ni Apostle Paul, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. So Apostle Paul is urging believers to pray for persons in government. Andyan po ba kayo? So instead of speaking ills against the people in the government, ang pinakamainam natin magagawa, kung magsusumbong man tayo, huwag kay tulpo. Marami mga tao, ang dami mga disgusto sa mga nangyayari sa panahon eh, no? Punta agad kay tulpo. Eh, mabuti po yun. May ginagamit naman ng Panginoon ng mga instrumento. Pero ang the best na sumbungan ng bayan, hindi si tulpo. The best na sumbungan ng bayan ay ang ating Diyos. At paano po natin yan magagawa? Isumbong po natin sila sa Diyos. Kasi siya po ang talagang matuwid kung humatol. At ang pangako po ng banal na kasulatan, dito po sa verse 2 ng 1 Timoteo chapter 2, ang sabi, kapag kayo pinagpipray po natin ng may mga pangyarihan, ang sabi, tayo'y makapamumuhay ng tahimik, payapa, marangal, at may kabanalan. Hindi po nangyari yan sa panahon nila Apostle Paul. Andun pa rin si Nero, pinapahirapan pa rin sila. Pero ang church sa kabila ng persecution, nagtagumpay. Ang church sa kabila ng persecution, naging matatag. Ano ang kanilang kapangyarihan? Nanangan sila sa kapangyarihan ng Diyos. By prayer, they were able to overcome severe persecutions of their faith. Kung hindi po nila ito ginawa, walang patotoo ng Epeso na nagis na matatag na sinulatan si Apostle Paul. Pero dahil nga po sa katatagan ng mga mananampalatayang ito, nakita natin na meron pong iglesia na sa kabila ng persecution, naging matatag, naging malago, naging matagumpay. Bakit? Sapagkat hindi sila nagpatinag sa kanilang sitwasyon. Dinadala nila sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ang mabigat na hamon ng kanilang pananampalataya. Andyan po ba kayo mga kapatid? Yun po yung tamang tugon sa atin pong mga mabibigat na sitwasyon. To come to God for our guidance, for our protection, and for our help. Kaya si Apostle Paul, dahil alam niya po ang sitwasyon ng mga Kristiyano at that time, eto po siya, sumusulat sa mga taga-Epeso. Bagamat alam niya, they were persecuted. Ang pinakamadaling gawin, siguro kung ako po yun, kung ako ay wala sa espiritu at nasa laman, ang pinakamadaling gawin ay katulad ng ginagawa ng mga aktivista. Di ba? Anong ginagawa kapag ang isang tao ay oppressed, kapag ang isang tao ay aggrieved dahil sa injustice? The best thing is, i-aggravate mo yung sitwasyon na yon. Talagang walang ginagawa ang ating gobyerno. Talagang pinapabayaan na kayo. Hindi nakakarating dito ang kasaganaan. Bakit? Kinakamkam ng nasa posisyon. At syempre, ikaw naman, dahil hindi mo naririnig ang katotohanan. Oo nga! Kaya sasama ka na sa kanila. Kaya yung mga nag-aaral sa UP, ang dami nang namumundok. Kasi nai-indoctrinate na sila because yung situation nila, sa halip na sabihin yung pag-asa, hamonin sila na talagang patuloy na umasa sa Panginoon, saan sila pinaasa? Sa alyansang makabayan. Umasa tayo sa magagawa ng bayan. Ganun ang kanilang ginagawa. Pero ito si Apostle Paul, sa kabila ng persecution na kinakaharap ng church, saan niya pinaasa ang mga mananampalataya? Magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus na nagkaloob sa atin ng lahat ng mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Apostle Paul reminded them of this truth.
Yes, you are persecuted. Maaring dahil sa persecution, wala kayong trabaho. Dahil sa persecution, napapabayaan ang inyong pamilya. Mahirap ang inyong buhay. Pero purihin ang Panginoon, mga kapatid. Yung mga bagay na yan, dito lang yan. But this is the best. Kung ikaw ay nasa Panginoon, if you are in Christ, you are greatly blessed. In Christ, you have exceeding riches. Yun ang sinasabi niya. Yes, maaaring kung susukatin sa material, sa financial, maaaring mga kapatid, hindi tayo dyan tumitingin. Kasi higit ang meron tayo sa mga bagay na yan. We are, ano sabi? Blessed with all spiritual blessings in Christ. Amen po ba? So inilagay ni Apostle Paul sa mga mananampalataya yung pag-asa hindi sa mundong ito, kundi kay Kristo, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na pagpapala. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Because of the Lord, because of what Jesus has done, we are enjoying these blessings from God. Kasi Apostle Paul, knowing na nahihirapan yung kanya mga kapatid, ang encouragement na ginawa niya, ang ibinigay niya, ay itong napakasaganang katotohanan na ito, spiritual truths. Because we are in Christ. These are ours, sabi niya. Itong mga exceeding riches na ito, available sa atin for being in Christ. Wow, sarap. Ang sarap po na, kaya yung kalaguan po ng mga Ephesians ay hayag na hayag dahil sa kabila ng persecution, nanghahawakan sila sa truths of God. Spiritual truths na nagbibigay sa kanila ng katatagan sa kanilang pananampalataya sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan. Amen po ba? So purihin po ang Diyos, because in Christ, in Christ, hindi po tayo kawawa. Andiyan po ba kayo? In Christ, kung pinipersecute ka, hindi ka kawawa. In Christ, you have exceeding riches. Hindi ka kawawa kung ikaw ay pinipersecute dahil sa iyong pananampalataya. Hindi ka kawawa, mapalad ka. At yun ang sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. And it was Apostle Paul's great joy na ipahayag ito sa mga mananampalataya nung panahon na yon. Kaya ito pong sitwasyon na ito ng mga mananampalataya sa Efeso sa ating panahon, I believe, ito po'y dapat na maging inspiration din po sa atin, mga kapatid. Maaring kapag binasa kasi natin ito, ako nung hindi ko pa din po alam yung background na sila pala'y nasa matinding persecution, parang makikita natin yung kanilang kalaguan agad. At of course, i-admire natin yung kanilang kalaguan. Pero mas lalo tayong hahanga sa kanilang katatagan kapag naunawaan natin sila kung paano sila naging matatag sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. At bilang iglesia, yun po yung maging dahilan sa atin na kumbaga ito pong church na ito ay mag-serve as an inspiration para bawat isa sa atin, anuman ang pinagdadaanan ninyong mga pagsubok, maging inspiration ito for us to continue to serve God, to serve together and grow together para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lahat po ng mga spiritual na pagpapalang ito, lahat po ng ito ay nakapackage. At ngayon po, sasalay tayong tumatanggap ng mga delivery sa mga Lazada, no? Mga nakapackage talaga, no? Lazada, Shopee. Pero itong ating package na ito, ay ano, lahat po exclusive ito, ang delivery po nito ay para sa mga in Christ. Itong exceeding riches na ito
Hindi po available ito sa hindi sumasampalataya. Pero pwede po silang makabahagi, kaya lang ang requirement para maging sayo, kailangan na kay Kristo ka. And ito po ay nakapack all yung laman na ito. Lahat po ay ma-avail natin through Christ. Kaya these riches, these exceeding riches, are all packed in one. All ours in Christ. Kaya ang tanong, what does this truth, yung being in Christ, ano po ang ibig sabihin nito sa atin bilang mga mananampalataya? Tingnan po natin ang ilang mga katotohanan. If you are in Christ, sinasabi po dyan that you are, if you are in Christ, you have more than enough. Kapag tininan po natin itong 11 verses na ito, sinasabi sa atin kung ano yung mga pagpapala na mayroon tayo kay Kristo. Kaya, if we have Christ, if we are in Christ, we have more than enough. Ano pa po? In Christ, you are blessed beyond measure. Itong blessing na ito, higit pa ito sa material blessing. Kaya, itong blessing na ito, itong exceeding riches na ito, higit pa po ang panukat nito sa mga material na pagpapala. Yan po yung ibinibigay sa atin ng Diyos of being in Christ. Kaya kung na kay Kristo ka, itong exceeding riches na ito, talagang higit pa po sa material. Hindi pa itutumba sa material na kayamanan. Beyond measure ang pagpapala. Ano pa po? Lahat po ng mga pagpapalang ito, all of these are packed for all of us. At lahat ng ito ay available sa atin who are in Christ. All these spiritual blessings na binigyan natin ng pansin kanina, expressed in one single sentence in Greek, it is packed for all of us believers. At kung ikaw ay na kay Kristo, there is nothing that can keep you from having all these exceeding riches. If you are in Christ, wala kang kailangan gawin para maging sa'yo to. Kasi nasa iyo na yan because of God. Wala kang kailangan pagtrabahuhan. Ang kailangan mo lang gawin, manalig ka kay Kristo. Then all these spiritual blessings becomes yours. Andyan po ba kayo? At kung ikaw ay na kay Kristo, all these exceeding riches are all yours, hindi lang pag Sunday, pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, pag nasa gawain ng Panginoon, kundi anumang oras, anumang panahon, all these spiritual blessings are yours, are mine, every moment of our lives. Amen po ba? Ibig sabihin, kung nagkamali ka, nagkasala ka, hindi yan babawiin ng Diyos sa'yo. Maliban lamang lumayo ka na sa Diyos. Pero kung nagkakamali tayo, mas lalong kailangan natin ang grace ng Lord. Mas lalong sumasagana ang grace ng Lord. Hindi ko naman sinasabing magkamali ka na magkamali para lalong sumagana ang biyaya ng Lord. Hindi naman po uto-uto ang ating Diyos na para bang niloloko na natin ay natutuwa pa ang Panginoon na pagpalain tayo. Iba naman po yun. Alam ng Diyos yung ating mga weakness. Amen po ba? At alam din ng Diyos yung sinasadyang pagkakasala. Hindi natin madadaya ang Diyos. Pero as we come before God, honestly, alam natin yung ating mga kahinaan. At kung tayo man ay nagpe-fail, nandyan ang grace ng Lord, nandyan yung faithfulness ng Lord para patuloy tayong agapayan. At ang kanyang biyaya ay laging available sa bawat isa sa atin. Hindi inaalis ng Diyos sa atin yan. Available for all of us, every moment of our lives. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon na lahat ng mga pagpapalang ito, exceeding riches of God, are available for all who are in Christ. Tayo po yun, mga mananampalataya. Now, bagamat napakasarap pong namnamin ito mga katotohanan ito, ayaw ko naman po na makalimutan din po natin yung katotohanan kung bakit po tayo merong ganitong pagpapala.
Kung makikita niyo po kasi si Apostle Paul, he was very excited na i-present ang katotohanan ito. At dito po sa verse 3, makikita po natin na sinabi niya ang dapat natin gawin sa mga pagpapalang ito. He was excited to point us to God. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesus. So tinuturo tayo, mayroong mga pagpapala because we are in Christ. These exceeding riches are available for all of us because we are in Christ. Pero verse 3, he is reminding us, magpasalamat tayo, kanino? Sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin, available ito, nararanasan natin ito mga pagpapalang ito because of God. Andiyan po ba kayo? Now, bakit ko po gustong i-point ito? Kasi ito yung sinasabi talaga ni Apostle Paul. Kasi para sa atin, mas madali na i-enjoy itong mga pagpapalang tinanggap natin and we forget the giver. Minsan ang pinagpapasalamat natin, the gift of joy, the gift of peace. Pero minsan nakakalimutan natin because God Himself is the peace. God Himself is the joy. At minsan we seek for joy, we seek for peace. Pero ayaw natin sa Diyos. At minsan nakakalimutan natin pasalamatan ng Diyos. Kaya dito si Apostle Paul, nililinaw tayo. Sa verse 3, sinasabi niya, praise be to God, the Father of our Lord Jesus, who bestowed us or who blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms. Magpasalamat tayo sa Diyos. So ang tanong, what are these, kumbaga, sa pamamagitan po nung being in Christ, paano po natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa atin being in Christ? What does our being in Christ teaches us about God? Di ba sarap ang isipin, ano? Because we are in Christ, ito yung mga pagpapala. Pero tandaan natin, kaya tayo pinagpapala because of God. So tingnan po natin, what are our being in Christ teaches us about our God? Tatlong bagay lamang po at madali lamang ito pero napakahalaga po nito sapagkat ito po yung magsisilbing response natin or apat actually dun sa katotohanan na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Di po ba napakasagana ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Napakadaming pagpapala na binigay ng Diyos sa atin? Madami po ba yon? Kaya nga sabi, exceeding riches eh. So kung maraming pagpapala na ibinigay ang Diyos sa atin, the question is, what should be our response to our God na nagbigay ng masaganang pagpapalang ito? Kasi minsan, madaling ma-overlook natin na magpasalamat sa Diyos, makalimutan ng Diyos, at i-enjoy yung kanyang mga kaloob. Mas madalas ganun ang nangyayari. Pero kapag naunawaan natin ang lubos sa mga katotohanan ito, I believe, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagsamba sa Diyos, yung ating pagpapasalamat sa Diyos, I expect na lalo po itong, sabi kumbaga, hindi natin titipirin kung ang Diyos nagpala sa atin na sagana, titipirin ba natin ang pagpapasalamat sa Diyos? Kung ang Diyos sagana nagpala sa atin, titipirin ba natin ang ating paglilingkod sa Diyos? Kung ang Diyos ay sagana nagpala sa atin, yung ating pagsamba sa Diyos, titipirin ba natin? Of course, ang response natin is, great! Sagana din dapat. Amen po ba? Kaya mahalaga po na matutunan natin ito or maitanim natin ito mabuti sa ating isipan. Makilala nating mabuti. Meron akong ganitong pagpapala kasi merong Diyos na makapangyarihan at mabuti. At kung ito ang ginagawa sa akin ng Diyos, then this will be my response to my God who has given me this exceeding riches in Christ. Amen? So ano po itong, sino itong Diyos na nagpala sa atin ng mga bagay na ito? Number one, being in Christ teaches us that we have an omnipotent God. Yan po yung una. Sino po itong omnipotent God? Ang ibig sabihin, all-powerful God. We are under the powerful God who has the power in creations. Nanilikha ang lahat ng bagay by His word. Sila, Apostle Paul, kasama yung mga believers sa Ephesians, yun yung alam nila. At yun yung gustong i-share ni Apostle Paul sa mga mananampalataya doon at maging sa atin na whether we are under severe circumstances, if you know that you have a powerful God, your God is more powerful than your circumstances, then you will overcome every circumstances that you have. Katulad ng mga taga-Epeso.
They survived. They overcame every circumstances. Why? Because they know that they have an omnipotent God who is controlling everything sa kanilang mga buhay. Amen po ba? At yun yung makikita natin dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan. God, by His power, created everything. By His word, He created everything. Lahat ng mga complex na bagay, ang Diyos na unawaan, tayo hindi natin maintindihan yan. Praise God, hindi tayo Diyos. Huwag na natin problemahin yung mga bagay na komplikado. Ang magagawa naman natin ay pagsilbihan, paglingkuran at pasalamatan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Na hindi tinitipid yung ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga ito, sabi ni Apostle Paul sa verses 3 and 4, yung verse 4 sabi niya, at sa atin nga pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanglibutan. So, Apostle Paul was referring to the powerful God who created everything. Being in Christ introduces us to the omnipotent God who created everything from out of nothing. At bilang mga anak ng Diyos, sinasabi sa atin ng Apostle Paul, kung ang Diyos na ito na makapangyarihang lumikha ng lahat ng bagay at nananampalataya ka sa Kanya at ikaw ay nasa Kanyang anak, then that power of God is available for you. Amen po ba? Yung makapangyarihang Diyos ay kasama natin. Kaya yung Kanyang kapangyarihan, ibinibigay Niya sa atin. Pinapakilala sa atin na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi po ng Awit 46 verse 10, alam natin itong verse na ito, sabi, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa igdig, sa daigdig, sa alinman bansay, ako ang tanging makapangyarihan. So dito dinideclare ni David, sino ang Diyos na ito? Diyos na makapangyarihan. In fact, dito po sa Psalms 46, 3 times na binanggit po the all-powerful God. Kaya nga, dun sa verses 1 and 2, ano ang sabi ni David sa kanyang patotoo dahil alam niyang ang Diyos ay makapangyarihan? Ano ang sabi niya? Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at siyang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Di ka dapat matakot. Mundo'y magunaw man. Amen po ba? Bakit? Ano ang sabi niya? Kahit nasa dagat ang bundok mabuwal, walang dapat katakutan because we have an all-powerful God. Amen? Because we are in Christ, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, available sa atin ang kapangyarihan ng Diyos because of Jesus Christ. Eh, paano yung hindi mananampalataya? Available yon, pero hindi nila yon mararanasan because yung presence ng Panginoon, yung power ng Panginoon ay para lamang doon sa who are in Christ. Kaya kailangan po talaga na magpahayag ng pananampalataya kay Kristo sapagkat ang pagpapalang ito ay para lamang sa mga nananampalataya. Ikalawa po, pinapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Being in Christ teaches us that we have an omniscient or God who knows everything. Pag sinabing omniscient, ang ibig sabihin niyan, all-knowing. God has the power to know all things, our past, our present, and our future. At yan ang sinasabi dito ng ating pinag-aaralang passage. Sa verse 4, ang sabi, sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanglibutan. Hindi pa tayo umiinog, hindi pa nililikha ang mundo. Pinili na tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi talaga mahagip ng isip natin. Hindi pa nagkikita yung mga magulang natin. Wala pa yung lahi natin, pero ang Diyos, hindi pa daw nilikha ang mundo. Nakita na tayo ng Diyos na mananalig tayo sa Kanya. Ganyan ka makapang ka-all-knowing ang ating Diyos. Itong ginagawa natin, nakita na ito ng Diyos. Nasa plano na ito ng Diyos. Amen po ba? Because God is all-knowing. At ito ang mabuting plano ng Diyos. Bagamat nagkasala ang tao, di ba nagkasala naman ang tao? Hindi niya tinignan ang tao dahil nagkasala ang tao ang nakita ng Diyos, yung parusa niya sa mga tao. Hindi, sabi niya eh. Sa verse 4, inibig na tayo ng Diyos bago panilikha ang sanglibutan kay Kristo.
kung ako po ito, kung nagkasala sa akin ng tao o sino man, hindi ako magagawa ng mabuting plano sa taong nagkasala sa akin. Pagbabantaan ko yun, paghahandaan ko yung pagkikita namin, di ba? Pero ang Panginoon, alam niya na may nangyaring masama sa tao, pero inihanda pa rin niya para gumawa ang tao, para gawa ng tao ng makakabuti. Hindi niya inihanda ang tao para sa parusa niya. Kundi ang sabi, inihanda niya na ang tao para sa kabanalan. Ganyan tayo tiningnan ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay lumalakad sa kasamaan, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kasi alam naman niyang masama tayo eh. Pero nais ng Diyos na lumakad ka na sa kabanalan. Diyan ka talaga inihanda ng Diyos. Nakita ka na ng Diyos na sasamba ka sa Kanya. Nakita na ng Diyos na maglilingkod ka. Kaya huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Manatili ka na sa kalooban ng Diyos. Dahil diyan ka talaga inihanda ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. God being ang omniscient God, nakita niya na po yung ating buhay na tayo po ay sa Panginoon. Kaya minsan, naliligaw po tayo. Minsan, nawawala tayo sa landas ng Panginoon. Let's remind ourselves, Felix, hindi yan ang inihanda ng Diyos na landas. Dito ka. I-remind natin ang ating sarili pagtila. Ang sarap ng mamuhay uli doon sa dating buhay. Andiyan ang banal na spirito na magre-remind sa atin. You are in Christ. At ang namumuhay in Christ, walking in holiness. Kaya naalala natin, oo nga pala. Di ba? Amen? Bakit? Kasi tinawag tayo ng Diyos. Nakita na tayo ng Diyos sa kabanalan. Nakita na tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos sa kapahamakan. Kaya tingnan natin yung plano ng Diyos na yun, sundan natin, ipamuhay natin. Because that is the best plan of God sa bawat isa po sa atin. Kaya nga makikita po natin, sabi sa verses 5 and 6, na ang Diyos ay meron pong plano. Sabi po ng verses 5 and 6, sabi tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. So ito po yung, kung meron man pong election, dito tayo in-elect ng Diyos. God elected us, predestined us, sa mabuting bagay. Inihanda tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos sa Kanyang kalooban. Hindi tayo pinili ng Diyos sa kapahamakan. Sabi po kasi dito, lilinawin ko po yung verse, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging anak niya. Hindi pa man tayo dumadating sa mundong ito, lahat ng mga tao tinitingnan ng Diyos para maging anak niya. Lahat gusto niya maging anak. Bagamat nagkasala tayo, pero yun ang plano ng Diyos, maging anak. Pero bakit ko po ito binabanggit? Kasi nga po may mga tao, may mga preachers, sabi po, ang Diyos daw po ay may pinili na para sa langit at may pinili na daw sa impyerno. Yun daw po yung election. Ang Diyos ang pumipili. Kaya pag sinabi ng Diyos, ikaw ay talaga itinakda niya na sa langit, eh sa langit ka, kasi pinili ka ng Diyos. Yung pagpapahayag ng pananampalataya, kahit nagpahayag ka ng pananampalataya sa Panginoon, kung ikaw daw ay tinakda sa impyerno dahil ang Diyos ang nagtatakda, hindi ka pipili. Kasi yung pagpapahayag daw ng pananampalataya, yan daw ay gawa pa din ng tao. E samantalang ang linaw-linaw, we are predestined. We are chosen to be holy. Tinawag para maging anak. Doon tayo talaga inihanda ng Diyos. Doon talaga tayo plinano ng Diyos. Itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya lahat ng gusto maging anak ng Diyos, kailangan manampalataya kay Kristo. Amen po ba? Ang sino mang nanalig at tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatan upang tawagin mga anak ng Diyos. Dito ay pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig na tayo'y itinakda na niya upang kanyang maging anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya these exceeding riches are available only for all believers like us. For those who are in Christ. Amen po ba? Ano pa po ang makikita nating katotohanan na ipinapahayag of being in Christ? Number one is omnipotent,
omniscient. Number three, we have an omnipresent God. God who is everywhere. God who is ever present. God is in heaven as He is in our midst right now through our Lord Jesus Christ, through the Spirit of Jesus Christ. Ang sabi ng verse 6, purihin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang Diyos, kahit nasa langit siya, sabi, purihin siya sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin. Kung malayo ang Diyos, paano niya tayo makakalinga? Kung malayo ang Diyos, paano niya tayo matutulungan? Pero dahil kay Kristo na bumaba dito sa lupa, na Emmanuel, God with us, nararanasan natin ang presensya ng Diyos through Jesus Christ. At nung umalis ang Panginoong Jesus, kinakailangan kong umalis sapagkat isusugo ko sa inyo ang aking espiritu. Noon, nung ang Panginoong Jesus ay naririto, limited lamang ang kanyang presence. Pero nung umalis na ang Panginoong Jesus at ang kanyang banal na espiritu na ang nandito, God is ever present everywhere. Lahat ng mga anak ng Diyos na nagtitipon in the name of Jesus, God is there in their midst. Kaya ngayon po, habang may nagtitipon dito, the presence of God is here. Habang may nagtitipon sa ibang bansa, God's presence is there. Pero nung physical nandito si Jesus, hindi siya pwedeng nasa Pilipinas dahil nasa Israel lang siya. Andyan po ba kayo? But because our God is an omnipresent God, because of the Holy Spirit, the presence of God in us is available through the Holy Spirit in our times. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Who are everyone who are in Christ? Hindi lamang ina-enjoy itong exceeding riches na ito. God's presence is available sa bawat isa sa atin. God's power is available sa bawat isa sa atin. Dahil kasama na natin ang Diyos. Amen? So, panghuli po at pangwakas bilang kalagayan natin, mga mana ng palataya, na nakay Kristo. Being in Christ, it teaches us that we have a sovereign God who controls every affairs of man. Meron tayong Diyos, pag sinabing sovereignty, Diyos na gumagawa ng makapangyarihan sa buhay ng tao ayon sa kanyang mabuting kalooban. Maaaring hindi natin naiintindihan ang mga paraanan at pagkilos ng Diyos. Yes, kasi Diyos siya eh. Talagang hindi natin maintindihan. Yan ang sinasabi ng Isaiah chapter 55 verse 8. Ang sabi po ng Isaiah, ang wika ni Yahweh ang aking isipay, di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Bakit po? Kasi nga po, yun ang katotohanan. Ang Diyos ay Diyos at hindi natin kayang maunawaan ang paraan at kilos ng Diyos. Pero pwede tayong magtiwala sa Diyos na ito na may control ng sitwasyon sa ating mga buhay. Our sovereign God controls every affairs of our lives. Sa bawat sitwasyon, katulad ng alam ninyo, walang aksidente sa Diyos. Walang malas at swerte. Lahat sa Diyos, itinatakda niya. Pinangyayari niya ayon sa kanyang kalooban. Sa mundong ito, sabi nga ni Sister Sylvia, nung pumunta po siya ng Bicol, nako sabi niya, Pastor, ang dami pong mga practice doon sa patay na talagang ang hirap. Ang balo daw po ay tinatago sa isang kwarto at kailangan daw po kasi pagka nakakita yon ng kailangan ng makita niya ay hindi balo o kaya parang gano'n, no? Balo din dapat. Kasi pag hindi daw balo ang nakita, ay mamamatay daw yung hindi balon. No? Kaya sabi daw ni Sister Sylvia, tinabihan niya, sis, lumabas ka na dyan. At siniran daw niya, sabi niya, masyadong mapangalipin niya mga kaisipan na yan. Ang daming mga bawal, ang daming mga ano. Eh, bakit? Kasi nga, ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi niya, sino ba ang tao na nagtatakda na kamatayan ng tao? Ang Diyos ang nagtatakda. Ayun, senior ni Sister Sylvia yun. Ngayon, pag naniniwala tayo sa malas at swerte, talagang tatamaan ka ng malas. Eh, kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Pero pag naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, ang mararanasan mo, kapangyarihan ng Diyos. O kaya kanino ka maniniwala? Kay malas o sa kapangyarihan ng Diyos? Gusto mong tamaan ng malas, eh di kay malas ka maniwala.
Pero mas gusto kong tamaan ang pagpapala ng Diyos. Mas gusto kong tamaan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya magtitiwala ako sa makapangyarihang Diyos. Tatamaan na rin lang tayo. Pangit pang ipapatama natin. Malas pang ipapatama natin sa ating buhay. Ay, tamaan na tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen? Dahil yan ay available for those who are in Christ. Yan. Kaya sabi po ng Efeso chapter 1 verse 8 hanggang 10, ito po yung last verse natin. Sabi na ipinadama niya sa atin, binigyan niya tayo, labis ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala. Bagamat hindi natin lubos na maunawaan ang plano ng Diyos, pero ang sabi, tinan niyo po, binigyan tayo ng kabatiran. Amen po ba? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos na ito, na makapangyarihan sa lahat, He is giving us wisdom and understanding para malaman natin ang kanyang plano sa atin. Para pag nalaman natin ang kanyang plano, yun ang pamumuhay natin. Kaya ang hindi alam ang plano ng Diyos, ang ipamumuhay yung kamalasan ng mundong ito. Pero ang namumuhay sa kapangyarihan at plano ng Diyos, ang ipamumuhay ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam mo ang kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya sabi ng banal na kasulatan, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, binigyan tayo ng kabatiran. Ano ibig sabihin ng kabatiran? Kaalaman. Andiyan po ba kayo? Para saan? Upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, we have a sovereign God na kayang baguhin ang buhay natin. Makapangyarihang Diyos na nabago ang buhay ng mga Israel, ng mga Ephesians kahit na mahirap ang kanilang sitwasyon, pero nagtagumpay sila. The same God na kanilang pinaglingkuran noon is the same God that we are serving. Because we are in Christ, pinapakilala sa atin ng Diyos na siya yung omnipotent God, na may plano ng ating buhay noon pa man, may control ng ating buhay noon pa man hanggang ngayon. He is the omnipresent God na kasama natin lagi. Saan man tayo naroroon, dumadaan ka man sa pagsubok, sa persecution, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. All you have to do is trust this powerful God. Katulad ng ginawa ng mga believers ng Ephesians. This God is sovereign. He knows every affairs of our lives. Yung karamdaman natin, minsan hindi natin maintindihan yon. Bini Sister Michelle, bakit gusto ko umawit pero laging may problema? Minsan hadlang ng kaaway. Pero kailangan i-overcome mo by faith. And she was able to deliver. Kaya pala ayaw iparinig ng Diablo yung tinig na yon. Kasi ayaw niyang purihin ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos na mabuting tinig. Amen po ba? Because we understand the will of God, meron tayong kabatiran ng kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mapigil. Hindi pwedeng mapigil ang kalooban ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Dahil higit ang kapangyarihan ng Diyos kesa sa kapangyarihan ng sanglibutan ito. And that power is available. Exceeding riches is available for those who are in Christ. Amen? Kaya kung hindi pa po kayo na kay Kristo, mga kapatid, tandaan niyo po, ito'y available lamang para sa mga na kay Kristo. Kung gusto niyo makilala si Kristo, ano kailangan gawin? Isuko niyo lang ang inyong buhay sa Panginoon. Lord, gusto ko din po yung mga pagpapalang yan. Alam ko na ibinibigay mo yan. Pero dahil hindi pa kita lubos na kilala, magpakilala ka sa akin. Gusto ko po na sumunod na sa kalooban. Sabihin mo lang yan sa Panginoon. Be honest to God. At makikita mo, yung mga pagpapalang yan, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Because these exceeding riches are only available for those who are in Christ. Amen? Kaya sama-sama po tayong pupunta sa pag-alaala sa banal na hapunan. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Sige po, yung masigabong palakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.